dahil bukas na yung gender reveal, tanungin muna natin si Ate Marites kung anong hula niya. Tingnan natin kung tatama ba si Ate Marites. Ikaw? Ikaw ba? Ako, wala ko any feeling. Lalo ang gumanda ni Sarah. Lalaki na yun. Feeling ko babae. Ano yung isa sabi nila? Buluin natin siya. Sarah, diretso pa rin. Ibig sabihin, lalaki. Kita mo na sa kanya kung anong gusto niya kita. Mabilog yan eh. Ano yun? Lalaki yan kasi hindi siya masyadong maganda ngayon. Hindi siya maganda? Hindi na po akin maganda naman yun. Hawa ko. Diyan ka lang ha. Mabait ka lang kahit lalaki, babae, walang pagkami problema. Sige, sabihin mo na. Message mo na sa anak ko. Hindi, alam ko na anong sabihin. Hindi ako kailangan. I'm your father daw. Siyempre. Okay, sabihin mo na. Ako ba? Kompleto mo yung araw mo dyan. Tapos pagdarating na araw, ganun ka ha, ikot ka ganun. Para wala siyang cut-cut dito. Tapos labas ka na diretso dyan ha. Pero wag mo gawin sobrang ano. Maluwag. Bastos ka talaga. Hello guys. Bukas na pala yung gender reveal na surprise kay Baljeet. Dalawa pala kami. Siyempre meron akong partner sa planong ito. Kwento ko sa inyo bukas. Siyempre magtatanong kayo paano yung hindi namin makikita yung reaction ng mga binan mo. Makikita nyo pa rin. Abangan nyo na lang. So yung isa dito sobrang excited na siya. Ngiting-ngiti siya pag sinabi kong ano kaya yung gender ng baby. Tawagin natin siya. Yan na yung itsura ng tatay Bunny. Ilang bastos mo ko? Bastos mo ko? Bakit? Guys, Phoenix. Subscribe na kayo sa YouTube namin. Baka sakaling magka, ano tawag dun? Meron na kaming silver play button. Para sa bago darating na anak, meron tayo gold. Dedicated to sa kanya. So lahat na nakasunod sa Facebook, punta sa YouTube. Baka subscribe naman guys, na. Baka naman. Na. This will be the biggest gift for... yung darating na anak. Yung biyanan ko gusto niya yung silver play button. Gusto niya dalhin sa India. Hindi, dalhin ko this time. Yung silver and gold. Parang matagal pa yung gold. Guys, please sana help us. Na, kahit yun na lang. Pag may labas na anak, bigay ko din ito kay mami. Sana meron isang trophy na anak. Kung kala niya trophy yan. Kasi since birth, alam niyo lagi ako... Never na ako dala ng kahit isang medal sa bahay. Sabi mo, bumili ka. Bili ako. That's not... Kasi huli na din ako doon. Sabi ko kay tatay, punta kami na laro. Kasi national team na ako. Tanong niya kung ano ba yung game ko. Sabi ko, football. Tapos yung friend ko, sabi ko, uy, uwi mo na isang ano yung concealed, tawag yun? Certificate? Trophy. Oh. Tapos iwan mo sa bahay, sabi mo yung anak mo na ito panalo. Ang bastos niya, sabi ko, football... bibigay niya yung hockey. Sabi ng daddy, football yung game mo, bakit na trophy yung, ano, yung hockey? Tapos pag-uwi ko, kuha niya yung hockey, palo niya yung puwet, sabi niya, saan ka galing? Totoo. Saan ka galing? Uli. Dahil bukas na yung gender reveal, tanungin muna natin si Ate Marites kung anong hula niya. Tingnan natin kung tatama ba si Ate Marites. Ikaw, hula mo na. Storban. Ako? Feeling ko babae. Ikaw? Ikaw ba? Ako, wala ko any feeling na ano yung gusto ko malaman. Ayaw ko hula. Anong hula mo? Ayaw ko ng hula. Baka mali ako noon. Kahit na, bukas naman na yun eh. Anong hula mo para alam din nila? Lalo ang gumanda ni Sarah. Lalaki na yun. Babae daw eh. Ah, babae yun? So, ano yung isa sabi nila? Yung tiyan niya, hindi lumulubo. Ano yun? Yung parang gano'n. So, ibig sabihin, babae na siya. Tapos, ano pa? Kung ano-anong nababasa mo, tanungin na lang natin sa Ate Marites. Yung pa ni Sarah, diretso pa rin. Ibig sabihin, lalaki. Gano'n yan. Mo talaga sa akin lagi. Tanong tayo sa expert. Tanong natin si Ate kung ano yung hula niya. Oh. Ate, dito ka na saglit. Anong hula mo? Bukas yung gender reveal niya. So, hulayin mo na. Pag tama yung hula mo, may sahod ka pa rin. Pag walang tama, wala ng sahod. Tama dapat ha. Pag hindi tama, walang sahod ha. Kita mo na sa kanya kung anong gusto niya kita. Mabilog yan eh. Kung na nagkamali lalaki. Ha? Lalaki. Baka lalaki kasi pabilog yung chan niya, hindi pala pag... Pag pabilog tingin mo lalaki. Sa mukha. Ano yun? Lalaki yan kasi hindi siya masyadong maganda ngayon.
Hindi siya maganda? Hindi na siya masyadong maganda. Ganun kasi pag nagbubuntis, pag babae maganda. Pag lalaki, maganda siya. Huwag mo sabi ganyan, saktan yan. Hindi yan kasi lalaki nga yan. Lalaki daw. So, yan ang kilikili ni Sarah, maputi o maitim. Nangitim na. Sobrang itim mo. Bakit? Ano meron doon? Kasi pag maitim yung dito, dito, lalaki talaga yan. Comment down guys yung hula nyo. Dahil bukas na yun. Ganyan yun. Sabihin ko sa inyo. Una, punta kayo sa YouTube channel. Subscribe dun. Tapos lagay namin post dun. Team boy, team girl. Ganun. 10 lucky winners. So 10 lucky winner na dun yung tama na hula. Pipili namin. Hindi namin, yung team namin napili doon. Tapos papajikash ko sila ng some amount. Hindi madami ha, baka mamaisip mo, ay, yaman na ako dito, sila subscribe. Konti just for ano efforts nyo lang. The term is subscribe ka channel. Tapos team A or team B, comment mo doon sa community. And send mo yung screenshot mo sa page namin ha. Para may pasok yung pangalan mo sa raffle. Oh, tama? Okay. Yeah. Kailangan explain dun, kailangan may message dun konti ha. Paano kayo nahulaan? Ano yung basis of hulaan? Para basa namin din na yung... naman yung ano, baka sabihin, ay lalaki yan, ang pangit ni Sarah. Okay lang. Baka yung, okay lang. Ayaw, may stress pa ako sa comment section. Baka sabi pangit ha? Ay lalaki yan, ang laki ng ilong niya. Hindi naman. Hindi, mali na yun. Ibig sabihin, hindi na siya... Hindi na siya pwede pasok sa ano, raffle. Nakaka-hurt naman yun. Pag sabi nila malaki yung ilong niya, eh kita ko, hindi na tama. This is not eligible for raffle. Mali na yung sinabi. O hindi na yung pwede. Tama hulan, baka meron technique. Hindi na po ang maganda naman yun. Hala ko. Sarah, pero nagbabago talaga ang itsura ng babae. Hindi na bago, yan pa rin. O first time ko kita, ganyan ganda din siya. Ayoko ganyan sabi. Talaga ba? Blooming naman eh. Sige. O tingin mo dito. So this is not the basis of lalaki or babae. Ako hula ko lalaki siya. Kasi yung family history namin ganyan, puro lalaki-lalaki. Hindi ko alam sa inyo. Kami. Baka may bago. Kami, dalawang babae kami. Isang lalaki lang. Sa amin, si buwang kan puro lalaki na lalaki. Oo. Kita mo kahit anong bahay punta mo, puro lalaki lang doon. Baka bago yun sa jeans namin ng ganyan kasi sila meron babae. May mga lalaki. Pero hulaan ko din lalaki pa rin. Pero it's not ayoko babae. Dahil sa akin and dahil sa mami ko, gusto ko isang babae. Para masaya siya. Kasi alam ko badly she want a girl. Matagal pa. Pero gusto din niya ng lalaki, diba? Gusto niya lalaki din. Yun na, one lalaki, one babae. So, pag lalaki na ito, isa pa try. Pang babae. Ano? Para girl. Para girl. Pag ulit lalaki na, then adopt na ka. Isa pa. Hindi po ito madaming try. Kasi pag 3 lalaki, mahirap na yun. Ako, kahit anong first anak ko, I'm very neutral yun. Basta healthy. Yung second, yun yung importante. Huh? Opposite dapat siya. Yung second. Kasi based ko sa records, girls mas love nila sa tatay kaysa lalaki. Tama ba ako? Ikaw tingin mo, ilan ba yung anak mo? 6. Ha? 6! Oo. Yan lang ginagawa niya sa bahay? Hindi naman, grabe ka naman. Buntisin lang talaga ako. Hindi, maaga siya nag-asawa. And 2 boys. Maaga siya nag-asawa. Ang galing. 4 girls. Tapos... 2 boys, kaya dumami kasi 4 girls eh. Yung babae, hindi sila mahal sa tatay? Lahat sila, tatay. Yung lalaki? Tatay. Hindi, tingin mo gaging bastos siya pag malaki na. Kami lalaki, bastos talaga. Pag kailangan ko pili sa mami, daddy, mami lagi pili ko, di ba? Ako, in front of camera, sabi ko, pag kailangan ako pili, unahin ko si mami. Kahit mabait si daddy, kahit hardworking si daddy. Iba talaga lalaki, hindi mo gets. This is human nature. So, tanong natin, anong sikreto ng Ate Marites, bakit sila na 6 na anak? Ate, dito nga saglit. 4 yung sunod-sunod na babae, kailangan namin ng boys. Hindi, dito ka na. Halimbawa kami, di ba? Dalawang kapatid kami. Mm-mm. Pero, ginawa nila una yung isa, di ba? Buhay.
lagi siya tulog kasama sa kanila. So pag gawa nila ako, layo sila punta, iwan nila siya sa bahay para may oras sila ng gawang bago anak. Ganon sila naiwanan? Paano kayo? Sa bahay lang. Hindi naman kailangan namin lumayo para gumawa niyan. Ano ba yan? Bahay lang. Doon pa rin yung ibang anak niya? Oo. Pero siyempre hindi ka naman gagawa, nagising sila. Ano ba yan? Mas talagang kaya namang lusutan. Ma-experience mo yan, so. Sabihin ko, bili mo na anak ice cream, labas ka ng garang? Tapos... Anong gusto ni Mami? Sa... Nanay ko? Mm. Kahit ano naman. Nanay hindi, ko kahit mo. Ano. Basta gusto niya lang daw babae. Isang babae, isang apo? Lalaki. Lalaki ba or babae? Apo is regardless kung babae or lalaki. Grandson or granddaughter. Gawin niya na anak para bigyan niya ako apo. Garang. Ano? Di ba ganyan sabi niya? Doon lang kayo anak para may apo ako. Garang, di ba? Anong sabi niya? Pero in India, the prefer first anak is lalaki. So kaya nga may pressure eh. May pressure. Sino talaga. Sino pressure? Ikaw? No. Bakit? Eh, syempre, parang... Wala ako pakialam kung sinong gusto na eh. Ano. Hindi. Akin kahit ano. Walang problema. Walang pressure. Sabi din sa India, kahit ano daw. Ah. Pero... Si Mami Daddy, walang pressure. Meron na kami lalaki sa bahay yung woman. Kahit ano, wag ka pressure ha. Diyan ka lang ha. Mabait ka lang kahit lalaki, babae, walang pa kami problema. Sige, sabihin mo na. Ito, gabi-gabi, ganito yung scenario namin. Nagkakainisan kami dahil dito. Message mo na sa anak ko. Pero kausapin mo na yung anak ko. Tapos nahihiya siya magsalita. Hindi ako sabi ko sa iyo, di ba? Internally na usap namin. Kausapin hindi pwede magsabi sa ibang tao na kung anong usap namin. Hindi, dapat daw kinakausap mo yung anak kahit nasa loob pa. Tama. Takit mo na ganun para usap namin. Yung isa din. Hindi na, kausapin mo talaga lagi yung baby. Oo, para takit mo na ito para usap kami. Para iba hindi marinig. Oh. I-share mo na lang siya. Sabi mo na. Alam mo, this is very torture thing. Sabi mo alam na, mo, I cannot tell, you know. I cannot tell my feelings like this. Huwag na ganyan. Alam naman, hindi alam sabihin. Alam ko na sabihin, kaso hindi ko kaya magsabi na may tao doon. This is na. Secret feelings namin. Sabi mo na. Hindi, alam ko na ano sabihin. Hindi ako kailangan. I'm naman. Your father daw. Siyempre. Okay, sabihin mo na. Ako ba? I love you so much, da. Oh. Hindi ganyan. Oh. Hindi yan. Oh. Tinuturuan ka na. She will know from my actions kung mahal ko siya or hindi. Hindi kailangan sabihin. Pag sabi-sabi lang, tas hindi sa actions na darating yun, pangit yun. Sabi diba? Mo na, konti-konti. Kanta ka na lang, kanta. Anak. Ano ba yan? Tingin mo, si nanay mo, sabi ni Ate Marites, pangit na dahil sa'yo. So, stay healthy ka lang dyan, ha. Tingin mo yung sacrifice ni mami mo. Hindi siya nang kain yung gusto niya. Hindi masarap sa kanya kung ano-ano. Oh. So, you eat. I-eat niya konti-konti healthy para sa'yo. Kompleto mo yung araw mo dyan. Tapos pag darating na araw, ganun ka ha, ikot ka ganun. Para wala siyang cut-cut dito. Tapos labas ka na diretso dyan ha. Pero wag mo gawin sobrang ano. Maluwag. Bastos ka talaga. Sabi ko, wag mo gawa. Sobrang stress dyan. Tangina mo talaga. Sabi mo na eh. So, bastos talaga ng babae ito. Bakit ka bastos? Ano pa? Ayaw ko ganyan. Kaya you've made kanta joke of me. Kanta mo na. Madami tinga na marinig dito eh. Sige na. Sige, kumanta ka na. Wala naman nakakaintindi. English yun eh. Ganon muna. Ay, nakakatap ko talaga yung tanya ko. O, swear mo yung anak mo. Wag mo marinig. Go na. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are blue. Hindi ka na marinig? Pilit na pilit. Hindi pilit. Ayoko in front of ganun. Ayoko talaga. Hindi ko kaya. Sarili ko lang. Sarili mo na. Ay, yes. Gets ko na. Di ba kanina sabi mo, ano isip mo? I was thinking.
hindi ko kaya sabi. Eh, parang fake na yung pagsabi mo feeling. Yun yun. If you give something, sabi sila, if you donate something, and yung kikita mo sa camera, sabi mo sa camera na, I donate this. That is sayang. If you have feeling for someone, if dito pa rin, and actions mo lang naturo na may feelings ka, that is good. If sabi mo, mahal kita, pero yung actions mo hindi tama, sayang na yun. So, if kita mo kulang ako sa ginagawa, sabihin mo, kulang ka sa mahal mo. Sige na, okay na. Okay na? Sabihin mo dito, abangan niya bukas yung gender reveal. Sa bukas na, gawa tayo na. So, bukas na, gawa tayo ng gender reveal. Tingnan natin kung anong plano na taga-office. Kuripot ba sila or gawa nila maayos? Hindi ko na alam kasi hindi nila sabi sa akin. Siya na yung boss nila pag darating na ganito things. Ako, taga-labas-labas lang, taga-ugas-ugas lang.